بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pumasok na sa atin ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan ay may mga kabutihan at may kahigitan. Unang-unang binanggit ng ating mga scholar ay dito napapaloob ang tinatawag na Laylatul Qadr o Gabi ng Qadr, kung saan isa sa mga kabutihan nito ay dito nangyari ang pagbaba sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katotohanan na kami ay nagbaba ng banal na Quran at nagpahayag nito sa gabi ng Qadr. Ito ang isa sa mga kabutihan ng Laylatul Qadr. Pangalawa, binanggit ng ating mga scholar, isa sa mga kabutihan ng Laylatul Qadr ay ito ay mas nakakahigit pa sa 1,000 buwan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ang gabi ng Qadr ay nakakahigit pa sa 1,000 buwan o katumbas ng 83 taon at 4 na buwan. Allahu Akbar. Pangatlo, isa sa mga kabutihan o kahigitan ng gabing ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dito nangyayari sa gabing ito ang pagpapasya sa bawat bagay na may katalinuhan. Ibig sabihin, dito nangyayari sa gabing ito ang pagpapasya sa bawat bagay. Halimbawa, kung ang isang tao ay mamamatay sa oras na ito o sa araw na ganito o sa buwan na ito, o kaya ang isang tao ay magkakaroon ng kayamanan, o kaya ang isang tao ay maghihirap at iba pa. Pang-apat, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qama laylatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man sa inyo ang magtatayo upang magsagawa ng salah sa gabi ng Qadr, imanan wahtisaban. Ibig sabihin, dahil sa paniniwala niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutos niya ito, at ihtisaban, at dahil siya ay naghahangad nang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Ito ang mga iilan sa mga kabutihan ng Laylatul Qadr, kung saan ito ay napapanahon sa mga araw o sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Babalik tayo ngayon sa kabutihan ng Al-Ashrul Awakhir o ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Unang-una, nabanggit natin ang Laylatul Qadr at ang kabutihan nito. Pangalawa, pangalawang kabutihan ng Al-Ashrul Awakhir o kahigitan nito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinagawian niya kapag pumasok na ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay siya ay nagsusumikap. Kaya sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinagawian niya kapag pumasok na ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, shadda mi'zara. Ibig sabihin, hinihigpitan niya ang kanyang kasuotang pambaba. Wa ahya laylahu, at binubuhay niya o pinapasigla niya ang kanyang mga gabi. Wa ayqadha ahlahu, at ginigising niya ang kanyang mga pamilya o kaya ang kanyang mga asawa. Ito ay isa sa mga kahigitan ng huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, dahil mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumikap, gumagawa, nagsasagawa ng mga ibada katulad ng sala, katulad ng pagbawasan ng Quran, katulad ng pagpadami ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagsabi ng Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Isa pa sa mga kahigitan nito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dito niya sinasagawa ang tinatawag na i'tikaf. Ano ang tinatawag na i'tikaf? Sinabi ng ating mga scholar, ang i'tikaf, ito ang pananatili ng isang tao na may sapat na gulang at may sapat na kaisipan. Ano ang kanyang hangarin? Upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito ay pananatili ng isang tao na may sapat na gulang o nasa tamang gulang o may sapat na kaisipan sa masjid. Ang hangarin niya ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sinasagawa niya nung habang siya ay nabubuhay hanggang siya ay binawian na ng buhay sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa nung binawian na ng buhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito din ay sinagawa ng kanyang mga asawa at ang kanyang mga sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Ito ang mga iilan sa mga kabutihan ng al-ashrul awakhir o di kaya ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Nang dahil dyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dapat nating pagsumikapan. Dapat nating pagsumikapan ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan dahil mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsumikap na dapat natin siyang tularan sa kanyang mga ginagawa. Lalong-lalo na ang madatnan natin ang tinatawag na Laylatul Qadr nung nabanggit natin kanina, ang gabi ng Qadr, kung saan nabanggit natin isa sa mga kabutihan nito ay ito ay mas nakakahigit pa sa 1,000 buwan. Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Kung ang isang Muslim ay nagsagawa ng ibadah at nadatnan niya ang Laylatul Qadr o gabi ng Qadr, ay para siyang nagsagawa ng ibadah sa loob ng 83 taon at 4 na buwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوام.